ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Magandang araw! Ako si Teacher Lee na inyong makakasama sa araw na ito. Handa ka na bang makinig? Halika, umpisahan na natin. Ang mga batang tulad mo ay likas na masayahin. Pero lalo kang magiging masaya kapag kilala mo ang iyong sarili at magagawa ang hilig o gusto ayon sa iyong interes at potensyal. Ano ba ang potensyal? Ang potensyal ay ang mga bagay na kaya mong gawin. Pagkatapos ng araling ito, nasahang nakikilala mo ang iyong sarili, nasasabi ang pansariling gusto, interes, potensyal, kahinaan, at damdamin o emosyon. Para sa ating gawain at pagkatuto bilang isa, basahin ang mga salitang nakasulat sa ibaba. Isulat ang letra ng sagot sa loob ng tamang kahon. Ito ba ay kahinaan o ito ba ay kakayahan? Para sa titig A, makulay na larawang iginuhit. Ito ba ay kahinaan o ito ba ay kakayahan? Para sa titik B, mabagal at maling hakbang sa pagsayaw. Ito ba ay kahinaan o ito ba ay kakayahan? Para naman sa titik C, matulin at maayos na pagbabasa. Ito ba ay kahinaan o ito ba ay kakayahan? Para naman sa titik D, wala sa tonong pag-awit. Ito ba ay kahinaan o ito ba ay kakayahan? Ang pagkilala sa sarili ay pag-alam sa iyong mga gusto, interes at potensyal. Makatutulong ito upang magawa mo ang mga bagay na gusto o kaya mong gawin na magdudulot sa iyo ng saya. Gayunpaman, nararapat na alam mo ang iyong mga kahinaan. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng lungkot o takot sa iyo. Kailangan mong pag-aralan ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Mahalagang makilala mo ang iyong sarili upang magawa mo ang mga bagay na gusto mo. Malaman ang iyong kakayahan. Matukoy ang iyong kahinaan. Masayang makapagsanay. Mapaunlad ang mga hilig. Magkaroon ng tiwala sa sarili. Masabi ang damdamin. Makilala ang iba't ibang emosyon. Maging masaya at makapagpasaya. Maisakilos o magawa ang kakayahan. Para sa karagdagang kaalaman, ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng module na ito. Mayroon tayong isang maikling tula. Handa ka na bang makinig? Ikaw ba ay isang batang mahiyain? Pagmasdan ang batang ito. Ano ang napapansin nyo sa kanya? Mukha siyang malungkot? Bakit kaya siya malungkot? Halina't alamin natin sa tulang ito. Ang mahihiyaing si Mara. Siya si Mara, batang mahihiyain. Laging nakayuko at di namamansin. Ngunit kalaunan ng kanilang kausapin, doon nalaman ang kahinaang kinikimkim. Ayon sa kanya, ay wala siyang talento. Di rin marunong magsulat kahit alpabeto, lalo sa pagbilang at pagbasa ng numero. At kapag umaawit, ay wala sa tono. Isang kaibigan ang sa kanya'y nagpayo. Mara, huwag kang mahiyang sabihin ang gusto. Pag may hindi kayang gawin, sila'y lapitan mo. Magulang at guro mo'y handang tumulong sa iyo. Hindi naglaon, si Mara ay natuto. Bumilang, sumulat, at bumasa ng libro. Kaya kasiyahan niya'y hindi maitago. Sa pag-eensayo, napaunlad ang kahinaang itinatago. Tandaan, ang tiwala sa sarili ay mahalaga
sa bawat batang katulad mo. Makikilala mo kung saan ka magaling at mahusay. Ito ang magiging maganda mong katangian. Mahalaga na alam mo ito sapagkat maaari mong magawa ang bagay na gusto o kaya mong gawin nang naaayon sa iyong interes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Kaya ko nang isulat ang pangalan ko! Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sa pahina 8, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ilagay sa kwaderno ang iyong sagot. Una, ano ang pamagat ng tula? Mayroon kang 10 segundo upang sagutin ito. Ikalawang katanungan, sino ang batang binanggit sa tula? Ikatlong katanungan, ano ang dahilan ng pagiging mahihiyain niya? Ika-apat na katanungan, paano niya napaunlad ang kanyang mga kahinaan? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Ipamalas ang iyong natutuhan. Isipin muna ang iyong sasabihin. Mapapadali ito kung isusulat mo muna ang iyong mga kakayahan at kahinaan. Maghanda at mag-ensayo. Ayayin ang iyong nanay at tatay o kapatid upang panoorin ka at tulungan ka. Ano-ano ba ang iyong mga hilig o gusto? Ngayon naman, ay ipakilala ang iyong sarili sa iyong pamilya. Sabihin ang iyong pangalan, edad o ilang taon ka na, hilig o gusto, at iyong kahinaan. Banggitin ang mga dahilan kung bakit mo hilig o gusto ang mga ito. Ilahad mo rin kung kanino mo ito namana. Mahalagang makilala mo ng lubusan ang iyong sarili. Bahagi nito na malaman mo ang iyong mga gusto, interes, potensyal, kahinaan at damdamin o emosyon. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong guro, magulang, kapatid upang mapaunlad mo ang mga ito. Mag-ensayo o magsanay upang lalo pang humusay. Magtiwala rin sa iyong sarili na kaya mo ito. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, sa pahina 10, piliin ang bilang ng ulap na nagsasaad ng gagawin mo upang mapaunlad ang iyong kahinaan. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Paano mo ba mapapaunlad ang iyong kahinaan? Magsanay? Maglaro,
humingi ng tulong, mamasyal. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng pagpapaunlad ng sariling kahinaan. Lagyan naman ng X kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, si Janet ay hindi marunong magbasa. Tuwing walang pasok, nagpapaturo siya sa kanyang ate. Mayroon kang 10 segundo upang sagutin ito. Magaling! Para naman sa ikalawang bilang, mabagal tumakbo si Boyet, kaya hindi siya napiling maglaro. Para naman sa ikalawang bilang, mabagal tumakbo si Boyet, kaya hindi niya napiling maglaro. Hindi na siya sumali sa kahit anong laro. Para naman sa bilang 3, mabilis mapagod si Carlo dahil mabigat ang kanyang timbang. Sinisikap niyang mag-ehersisyo. Binabati ko kayo lahat mga bata. Napakahusay ninyo. Ngayon ay natapos na natin ang week 1 para sa edukasyon sa pagpapakatao. Unang markahan. Mga bata, ating tandaan na ang batang mabait ay laging kinatutuwaan. Kaya magpakabait tayo palagi. Paalam! Hanggang sa muli!